Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay November 18, 2022. So Friday at very good close yung ating market sa ngayon. So makita mo naman, diretso po yung itsura ng ating index. So nag-close tayo 6,437.38. So majority ng mga hawak natin ngayon, maganda po yung kanilang galawan. So meron pa rin namang mga bumagsak, especially itong si Home natin. So mukhang hindi maganda yung ano sentiment sa kanya ng market. Nag-trending siya kasi nag-drop na naman siya ng halos 12% yata binagsak niyan. So pero kung titignan mo, majority ng mga individual stocks natin, si ABA, si Spin Easy, Ali, LTG, so okay na okay po yung kanilang galawan kasi nga malalakas yung SIPA nila. So dami nating hawak ngayon na ano, maganda yung SIPA. So pumasok kasi ulit, di ba, kahapon 1 billion yung lumabas, pero hindi naman tayo nag-worry kasi during that time ang sum ng net foreign buying natin is 2 billion, more than 2 billion. So meron pang support yung market natin. So especially ngayon, bumalik ulit yung kalahati. So 652 million net foreign buying po tayo. So karamihan niya nakita ko nandito kay ano, kay Ali natin. So umabot siya ng halos 300 million na net foreign buying po sa ating market. Okay, so dahil dyan, good vibes tayo. So maganda yung market natin. So hopefully makapag-review ulit tayo bukas din para sa mga blue chips. Kasi karamihan ng mga gumagalaw ngayon is nandito sa mga blue chip stocks natin. Okay, so small cap, mid caps, meron din po sila. So nag-close tayo with a gain of 0.53%. Kahit na, di ba, for the past 2 days ng trading natin, yung US market natin is medyo nagko-correct sila. So tayo talagang ano, malakas po yung ano, yung ating markets naman. Okay? So pag-usapan natin si ABA, si Home, Spin Easy, si dito hindi masyadong gumalaw, si LTG at saka si Ali naman. So yung ating disclaimer guys, yung mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, yung ating review is for education purposes at huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng mga stocks kasi meron nga pong risk na involved po dito sa ating market. So double check mo na lang po kung ano yung stock na binibili mo. And then doon sa mga bago dito sa ating channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang dito guys. And then kung gusto mo ng guide, meron po tayong trading community, sabi nga natin. So nire-reveal naman natin kung ano yung mga tinitrades natin. So pwede kang sumali dito sa ating membership button. So kung nakasubscribe ka, salamat po kasi madalas tayo mag-review ng ating mga trending stocks. So tignan mo na lang po kung ano yung mga bagong updates. Hopefully by the weekends is makapag-review ulit tayo ng ating mga blue chips kasi sumang-ayon yung ano yung galaw ng market. So ang ganda tignan ngayon ng mga hawak natin kung nakabili ka last week ng ating mga or nung early days Monday, Tuesday ng ating mga blue chips naman. Okay? So company reviews, check mo na lang. So yung isa, yung power rate niya, no? Billiard, tingnan ako kung ma-review ko siya. Tapos yung ating sample trades dito sa market natin. So check mo na lang po yan. Yung ating mga basic indicators sa mga nag-aral sa market. Tapos mga fundamentals. Siyempre, risk management pa rin tayo kahit na okay na okay yung mga hawak natin during this time. So, guys, follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto channel. Meron pa din pala akong mga articles dito sa baba. Oh. So, check nyo na lang yan, yung mga previous vlog natin. So, crypto naman is nagre-review tayo ng mga play to earn games natin, which is, no, isang araw is meron tayo itong si Nitro game naman natin. So, tignan mo na lang sa mahilig sa mga play to earn games. So, yung ating Facebook account, so, nakatutok tayo sa market kanina. So, pero to si, ano, pinapanood ko din yung nangyari dito kay Twitter kasi mukhang matindi, nagkakaroon ng mga tanggalan. Pero ito yung pinaka-sentiment natin sa market natin is nangangamoy Christmas rally. Kasi nga, nakita nyo naman yung pinaka-trend ng index natin. So very very strong po siya. So mamaya silipin natin. Hindi pa naman siya overbought eh. Tapos yung ating SPNEC, ayan. So yung pinaka isa sa mga reasons bakit siya umakyat for today's trading natin kasi nagkaroon siya ng catalyst kahapon eh. Then follow mo din ako dito sa ating ayan, hindi ko nabuksan yung pinaka Facebook page natin. Ayan, follow mo din ako dito guys. So mga stocks din yung ating madalas na i-post diyan. Bodega Peak sa ating mga articles. So finally nagkaroon nga tayo ng ano, naka-review tayo kaninang umaga yung ating Spin Easy. So check mo lang po yung ating nakalagay naman dito na ano na articles naman sa kanya. Money earners, yung ating mga side hustle. So i-update natin to in the coming few days. Namibili tayo ng mga website diyan pang passive income. So ito yung Nitro Games natin. So tingnan po natin yung summary ng ating market for today's trading kasi maganda nga, di ba? So meron tayong net foreign buying na 652.19 million. So bumalik ulit. So more than, tansya ko is more or less
nasa 2 billion ulit yung nakapasok dito sa ating market. So talagang ano ha, kung papansin nyo, pag nandyan yung foreigners sa market natin, meron po siyang support. So ang sarap mag-trade during this time. Kahit anong bilhin natin, or siguro makachamba tayo dito ng ano, mas maraming trades. Kasi nga, may support yung market. So hindi tayo masyadong takot din na ano, mag-drop yung mga, halimbawa, di ba si na SMPH nagda-drop, di ba? Pero tingin natin is gagalaw din sila next week hanggat hindi umaalis yung ating mga foreigners. So ang pinakamalakas for today's trading is yung finance. So may na-breakout ba tayo? Si Metrobank nakita ko, maganda po yung kanyang galaw sa property. Okay din gawayan ni Ali. Tapos dito sa services sector, sino ba sa service natin? Sa ICT ba? Yung nauna dito sa kanya. Tapos mining and oil is okay din lang naman yung kanyang galawan. Okay? So pero dito sa Asia market, parang mix tayo, no? Mamaya silipin natin. Hindi ko nakita eh. Asian markets were mixed Friday as caution permeated trading floors. Investors try to gauge the outlook for Federal Reserve Monetary Policy. Ayan. Pero sa atin mo, okay. Next wave of Twitter employees resign after Elon Musk ultimatum. So, sabi doon naman kasi, mag-ano ka dito, yung parang hardcore na employee, siguro yung madalas mag-overtime, ganun yung gusto ni ano, Elon Musk. Eh, di ba? Sa bandang US, mag-exceed ka lang ng 60 hours per week. So, di ba? Nakita naman natin, medyo ano sila, gusto nila is quality time naman doon. So maraming ano controversy ngayon dito kay Elon Musk. Metro Retail Stores Group registers 400.7 million net income. Si MPI, NLEX Connector Caloocan, so nabasa natin to early this week eh. Megawide Court affirms dismissal of anti-dummy case. Megawide, pero tingin ko hindi naman ito yung reason bakit hindi siya makarangkada masyado, kundi yung kanyang earnings na medyo mahina. MPI, MWSS Board approves Manila tariff adjustment. Tapos si Manila Water, bukod sa, alam ko, bukod sa dividendo, ito rin nakatulong kay Manila Water. So nagkaroon siya ng breakout ulit yata yung price nito eh. So meron din tayo na hawak na Manila Water, so hinold natin to kahit na bumagsak last time. So buti na lang nag-recover siya si Elon Musk. Mrs. G, okay, 407 million net income. Nickel Asia, so bigla nag-drop yung ano, napansin niya yung metal products natin for the last 2 days, nag-drop siya more than 10% sa ano eh, sa global market. So nag-correct siya, so kaya hindi makarangkada yung ano, yung majority po ng ating mga mining. So nung una kasi okay siya, di ba? So sumabay, bumagsak. So nag-hold yung ano, yung galawan po nila. Tapos si dito natin, so utang pa more. Utang pa more, sabi ni ano, ni bilyonaryo. Musk, also the CEO of Tesla and SpaceX, has come under fire for radical changes in the social media company, kasi parang bumabawi siya eh. Kasi ano eh, napilitan siya bilhin nang sobrang mahal si ano, si Twitter, kasi nga 'di ba na sabi niya na bibili niya, tapos nag-backtrack eh, didemanda siya ng Twitter, so napilitan siyang bilhin. Ang una niyang ginawa nung nabili na niya, finer niya yung mga ano chief executive officers ng ating ano Tesla, tapos bumawi siya dito sa mga ano employees naman, nagka-cut. So Prime Infra Capital is looking at additional gas field. Ayan, tingnan natin next week. Ito pala yung ano, mga renewable energy pala yung pinag-usapan for this week, kasi meron tayong bagong batas pala na nag-allow 100% foreign ownership. Kaya siguro itong si SPNEC natin at saka si ASN is gumanda yung kanilang galawan, kasi hindi pa siguro masyadong kabisado ng lahat yon, pero yun yung isa nakita ko pinaka-major catalyst sa kanila dito sa mga tweets. BLL deleted out of MSCI Philippine Small Cap Index. Philippine Central Bank raises inflation forecast for the year. Tapos nag-gains yung ating mga bangko. So mataas na kasi yung interest rates natin sa kanila, di ba? So good sa kanila yan. Umabot na ng 5%, di ba? Ewan ko kung namimigay na sila ng ano ngayon, 5% na, di ba, pag nag-hold ka sa kanila or naglagay ka ng pera na matagal sa, kasi yung mga long term, mga 3% lang, di ba? So, most active stocks natin, nandito, nakalista si Abang, pinaka nanguna. S&P affirms global rating sa Philippine market, Philippine economy natin. So, gains led by mga ano nga, yung ating mga bangko. Ayan. So, watch property, okay din siya. Especially si ano, si
SMPH medyo ayaw niya. Si Meg at saka si Ali natin. Mega White says court affirms dismissal of anti dummy case. Okay, so LPC finds a short-term bottom around 0.14 peso mark for the week to, no? Tapos SPNC is still surging. Now up by 1.11 pesos per share. Kanina umaga to. Tapos sa storage ni BPI Trade, BSP delivers another 75 BP rate hikes. And then S&P affirms rating. MWSS approves water rate increase starting next year. So, very good to kina, ano, Manila Water natin, saka yung mga concessionaire natin, di ba? Si MPI, saka si, tama ba, DMC. So, prime infrastructure sets aside 55 billion for expansion. So, Monde, okay din kanina. Tapos, SAC, may 60 billion na mangutang. Tapos, CIP plans FOO, si SGP has increased its operation services revenue by 34%. SunTrust Resort Holdings and Megawide agreed to extend the opening of its Westside City Resort World, BC, option 20% sa third quarter. Tapos the market wants more field REITs, then which is still blows my mind, sabi niya, no? Mercado Barkada. Megawide, okay na yan. So MA, 12 million versus 1 million. FCG, so 36.5% jump in income. Tapos renewable energies. To Trade Asia natin, dismiss na nga po si Megawide. SPNEC Solar Farm Land Bank hits 2,000 hectares. So yun, nagpagalaw sa kanya. PHR, gumalaw din siya. Tapos si JT Cap, opening Mitsuko Mall in BGC. FLI plans condo community. BPI, increased authorized capital. Tapos si May trade natin, BSP delivers jumbo rate hike, so 5% ba naman. S&P affirms Philippine investment grade, tapos MWC cleared on rate rebasing. Ayan, so makakatulong din. Tapos ito yung ano, article natin kanina with regards sa SPNEC, tapos yung mga cryptos, status niya. Tapos PSE IPO performance, November 17, sino na ba green? Si Eritso, tapos si APBI, si SPNEC, nakabawi na. Mary Mart, nakabawi na rin siya, no? Tapos marami pa rin sa kanila, sino Oldie, oh. Tsaka si Medic natin is laglag naman siya. Saan ba si Home dito? Lakas ng laglag ni Home natin, eh. Collapse cryptocurrency exchange FTX suffered complete failure of corporate control. US shares lower kahapon yan. OLHC Q3 profit up ng 45%. So okay naman si OLHC. Inaantay ko ding ano eh, pumitik to. Si Home, drop talaga to kasi mahina yung kanilang ano, pinaka funda. So PHA, bakit ganito yung memes ni ano? Grabe naman si Mercado. This dumpster fire would be so delicious if it weren't also lame. So delay yung shareholders meeting nila, pati si Marvin De La Cruz natin. Okay, so Dow Futures is medyo nag-sideways sila kagabi. Okay, so the rest is okay yung galawan. So pati yung representative natin dito sa US market. So 0.5% lang yung ginalaw ng ano ng market natin. Pero medyo marami tayong hawak na ano stocks ngayon na nag-angatan talaga. So maganda yung market natin. For today, kaya good vibes tayo ulit for the weekends ulit dito sa ating market naman. Okay? So guys, yung mga gusto ng guide dito sa ating market, so ito yung tamang time, yung mga kasi umarang ka din market natin. Kung hindi ka pa rin masyadong ano, kailangan mo ng guide sa market, trading community, pwede ka pong sumali dito sa ating Patreon channel. So open po siya. So nagsishare tayo ng anything under the sun na about related sa mga stocks kapag kasama ka po dito sa ating trading community naman. Okay? So yan po yung ating Patreon. So tingin tayo dito sa ating stocks. Refresh natin siya. So nung umaga, okay naman tayo, di ba? So nag-up siya kaagad, pero nagkaroon ng pullback bago tayo magkaroon ng lunch break. So lunch break, afternoon, nakabawi ulit yung market natin. Kaya nag-close tayo ng 0.53% and then healthy ulit siya, 4.8. So ito yung healthy na number natin, 4.8 billion naman. So nakita mo, nag-reverse lahat yung direction niya after magkaroon ng drop during the second first half ng ating trading day naman. Okay? So panalo nga yung ating finance pala, hindi natin napansin. Metrobank, BPI, sino pa ba? BDO, o nag-aakyat lahat kasi. 652 million net foreign buying. Tapos si ayan oh, si SPH medyo nag-drop pala siya. Negative 1.7%. Pero anyway, nasa uptrend naman siya. Si EMI nagsa-sideways.
si ASN ganun din. Pero ang pinakamalakas ngayon, so hindi ko din nakalain na ano, biglang sisipa si JP Cup kasi tinitingnan ko yung earnings niya, okay din eh. So review natin bukas to. Tapos si Ali, nag-up din siya 4.21 at saka si Meg yan. So yun yung mga properties natin. Pati si RLC, oh, medyo bumatak no. Ano, nung closing na lang nakita natin itong mga to eh. Pero the rest kanina umaga ito, si Monde, si Ali, JT Cup saka si Meg nag-aagawan dito sa top spot ng ating market. Okay, so ganda ng market natin. 45% foreign participation and then 55% local naman dito sa ating market. Okay, so tingnan natin yung stats. Sino yung mga runners natin? Si Ani, medyo nag-bounce na. Buti naman kasi laki ng drop na niya for the last 2 days. So 7% yung inakyat po niya. Tapos si Tugs. Eto si Tugs, di ba, okay yung earnings niya pero binagsak din siya last time. So finally, nag-caught up. PXP, nag-up din siya. Si Aba, ito, nagkaroon ng breakout. Congrats, mga Abanatics. Yung mga nagtiyaga sa kanya. So finally, di ba, sabi natin, nag-worry tayo na mauntog na naman siya, pero breakout niya talaga. Manila Waters, so nag-breakout din. Ali, DMC, SPNEC, CLI, oh, nagpaparamdam. Si Monde at saka si AGI natin. Okay? So sila po yung mga top gainers. Tapos sa mga losers natin, si Home talaga. So tingnan natin, baka medyo malapit na rin to kasi lahat nakatingin na sa kanya. Holcim, negative 6%. Si Now, negative 4%. LR, ah, nag-drop ulit pala siya. Oh. Ah, alam ko, positive to nung umaga. Eh. Negative 5%. Si Mark, negative 3%. Yung mga mining natin, ha, kasi kaya siya ano, nag-reverse pabalik kasi yung global prices po, bumagsak din siya. So, binawi din niya yung ano, malakas na spike. So, parang siguro may nangyari lang sa kanya. Kaya siya gumalaw na maganda and then binawi din naman siya. Okay? So, very good yung trend natin. So, kaya nga sabi ko, nag-post tayo sa, ano, sa Facebook natin kanina. So, yung ating price action, yung ating RSI at saka MACD, isa lang yung direksyon. Sabi nga natin is baka mag-Christmas rally naman siya. Okay? So, next week, ang pinaka-main resistance natin. Kasi, titignan mo siya, hindi naman explosive yung galaw ng index pero dahan-dahan na umakyat. Kaya nga po pumapasok yung mga foreigners. Wala din tayong explosive na ano eh, na volume ng foreigners sa kanya. So okay na, slowly but surely yung galaw. So itaas ko na kasi okay, actually nasa resistance naman pero para kasi may flag, maliit na flag siya and then pa-breakout naman na. So and then bullish yung sentiment natin. Lagi natin sa 6,550 or 6,500. Alin dyan? Pero ito yung pinaka ano sa drawing natin eh. Mga 6,530. Ayan. So malapit na rin lang. So kailangan matouch natin to. And then kailangan natin ma-breakout para mag-stay tayo dito sa papunta 6,700. So malapit na rin lang naman December para matawag natin siya na Christmas rally. So kailangan natin makakita ng mga medyo explosive para maging rally yung itsura niya. Kasi ngayon, parang ano lang eh, normal na uptrend yung galaw natin. Pero pa, tingnan natin, kasi malapit na rin siya dito sa overbought, oh, 63 na siya. So, di ba, hanggang 73 lang last time. Tapos, mga 73 lang pinaka-RSI natin. So, baka dun siya later on mauntog. So, hopefully, maantay natin bago natin na matake profits yung mga alaga natin. Kasi napaaga yung TP ko kay, ano eh, kay Pure Gold naman. Okay? So, yung ating futures dito sa US market, so mukhang okay naman sila for tonight's trading natin. So, tingnan natin kung matuloy yung, ano, yung galaw na yan. So, hopefully, para mas maganda. Kasi 0.5 lang tinaas natin eh. So, pwede tayong sumabay dito by next week. So, okay din dito sa bandang Europe kagabi. So, medyo sideways sa US market. Tapos, dito sa bandang Asia is marami din mapula sa kanila. So, maganda pa pala nangyari sa atin kumpara sa ibang Asian market. So, makita mo naman dito, mas marami sa kanila is mapula. Ayan. Ano ba reason natin ngayon? Interest rates pa rin naman yung nakita ko dito eh. Okay, so wala. So, clear yung market natin. Tapos sa crypto, medyo nagbabounce na sila ng konti. Kaya medyo ano talaga sumadsad tayo sa 16K after no collapse ng FTX na broker natin kasi hindi na manage yung maigi. Tapos Ethereum, okay siya up ng 2%. Yung BNB natin, up ng 2%. XRP, 3%. So, medyo nag-ano siya, nagbabounce ulit. Hopefully, siguro pagdating ng 300 ni BNB, baka mag-take ano na ako dito, mag-convert tayo sa mas stable. Kasi hindi, ano eh, hindi stable yung ano. Nakakatakot kasi yung
yung inaano ng news yung mga brokers ngayon, di ba? Crypto.com, meron pang maliliit na mga brokers. So, pinapatamaan sila kasi yung mga regulations naman ang sinasabi. So, alam mo na, pag nagkaroon ng regulatory, so yung mga ano niyan, pwede magkaroon ng shakeout ulit dito sa cryptos natin. Okay, so overall, okay naman siya for today's trading natin. Okay, so tingnan natin yung ating trending stocks. Sino ba nanguna? Si Aba natin. So, mapapaaba ka na naman dito. Breakout kasi si Aba. So, congrats po doon sa mga may hawak sa kanya. Kasi nag-breakout na finally yung price action natin. Tingnan muna natin yung, ano, yung gain niya for today habang nag-update yung ating candles. Ayan, so naabutan tayo ng ano ng maintenance dito sa 2 trade natin. Hindi gumagalaw yung chart pala natin kanina. So hiram muna tayo dito kay ano kay Investagrams natin. So unahin natin si Aba. Okay? So breakout tayo kay Aba. Congrats po sa mga meron. So oversold, overbought na siya. So check mo na lang kung bago kung pumapasok ka pa lang sa kanya, yung ating MACD is very good din po yung kanyang galaw. So congrats po dun sa mga meron sa kanya. Earnings niya is okay naman siya for the last or rather ngayong quarter na to. Second quarter is mababa naman siya. So anyway, meron tayong tagatulak dito. Kailan hindi ko makita dito kasi wala tayong subscription dito kay ano kay Aba natin kung sino man yung mga hinete natin sa kanya. So anyway, finally, based sa price action na lang, so breakout na po siya. Ayan. So yung, ito yung sinasabi natin na bagong 52-week side po ni Aba. So nandito sa ng bandang kanan natin, 2.85. So, very good yan. Interesting to see kung ilang araw siya na magra-rally. Kasi in-expect natin, may rally, di ba? Sabi natin, pag meron tayong mga breakout sa 52-week high, especially, medyo maganda po kasi yung mood ng, ano, ng market natin. Ayan. So, very good. Pero net for selling siya. So, siguro ba kasi, ano to, rehina, bumabawi na siya. Minus 24.67 million. Net foreign selling po siya. Pero nag-up siya for today's trading natin ng 5.17%. So para malaman natin, kasi wala tayong, meron ba? Parang wala tayong resistance dito sa bandang kanan in the short term. So gawa na lang tayo ng ano, extended Fibonacci. Ang ganda ng galaw ni ano no, ni Aba natin. So nag-worry ako dito last time kasi nang ipit siya last time, di ba? So tingnan natin, parang may extension yung Fibonacci natin sa kanya. So tama ba yung ano, pagkakalagay natin ng ano mga support. So kasi medyo breakout na pala siya, no? Tanggalin ko muna to. Wala tayong buhit. Wala tayong guhit sa kanya eh. Nakalagay dito sa taas, dito pa sa ano 3.2. So anyway, tanggalin ko na to baka maano kayo, ma-hype dito kay Aba. So anyway, ako personally ah, nag-expect ako meron pa siyang 1 to 2 days na rally pag ganyan na maganda siya, especially nga sabi natin pag okay po yung ating market. So hopefully matuloy siya para sa mga may hawak. Congrats po ah. So laki niyan, 5.78%. Or kung i-add mo yung rally niya after ng dalawang major drop na to. So malaki din kasi yung ano yung ginalaw ng price action. Nakailang 20%, no? So 20%, 20%, di ba? 20% din dito. So tatlong beses yung namigay ng regalo itong si Aba naman natin. Okay? So with regards sa news, wala tayong makita eh. So balik nga tayo dito. Ayun, baka mag-refresh na siya. Ano. Naninibago ako dito sa ano natin eh. Kay investa natin. Ayan, wala. Ayaw pa niya. So next discussions natin si Home. So alam niyo na yung pinaka-reason kasi pag tinignan mo itong letter E niya, so tatlong quarter siya na ano eh. Na talagang laglag. So, mahina. Ano ba to? Mahina ba yung benta nitong si Home natin? So, ang laki na drop niya ngayon, no? Negative 12.61%. So, ang laki po niyan. Net foreign selling pa tayo ngayon, negative 9.84. So, medyo pressure po itong si Home natin. So, dapat talaga during this time na meron ng rally market, kailangan talaga i-ano mo na siya eh. Ilipat-lipat mo. Di ba sabi ni ano, Ma'am April Tan, pag ayaw talaga, tigilan natin siya tapos lipat na lang doon sa mga medyo maganda yung galaw. Kasi ang dami na ngayon eh. Ang dami na. Ayan. So anyway, kayo parang magde-decide niyan, sabi nga natin. So breakdown tayo dito and then wala tayong support sa kanya. So wala tayong magagawa kundi mag-antay kung kailan
matapos yung sell-off nitong si Home natin, especially doon sa mga sumasalok sa kanya. So medyo nakakatakot to kasi ito yung basic definition ng ano ng risk management plus yung falling knife na tinatawag natin. So hindi pa natin makita yung bottom kasi mga solid pa yung mga kandila. So manage niyo na lang po yung pagpasok niyo sa mga ganito. Especially hindi siya kayang i-back up ng ano ng fundamentals natin. Wala kasi lugi. So ngayon, ang tanong sa kanya, ano yung fair value? So yun siguro yung panghawakan natin. So check niyo na lang po diyan sa mga brokers niyo kung meron kayong hawak na home naman. Ayan. So kaya dapat alam mo din kung kailan ka lalabas sa ano eh, sa bad trade. Okay? So next natin si SPNEC. So hindi ko nakita sa tweet eh, pero meron po ako nabasa na article na tinanggal ng government, nandiyan din siguro, hindi ko lang siguro nabasa maigi diyan sa Twitter natin, yung renewable energy companies natin, pwede po magkaroon ng 100% ownership yung ating mga foreigners. So correct nyo ako mali din ako, kasi hindi natin nabasa, ilagay nyo lang po diyan sa comment section. Pero kung totoo yon yung nabasa ko, no? Hindi natin matandaan yung ano article natin. So very good chance na, although malayo pa naman, dito, syempre, una, dito sa 1.43, so lagay muna natin siya. Ito yung pinakaunang ano, major resistance ni SPNEC natin. Plus yung psychological na na-break niya yung 1.5 natin last time, yung ating stock rights offering naman sa kanya. So medyo ano na siya, extended na yung rally natin. Ayan, no? So pa-overbought na siya. And then, yung ating MACD formation is solid, solid pa naman siya. Tapos kahit pa paano, meron siyang volume for the past few days. So nagkaratay ng gap up na 3.05% naman. So ngayon, yung ganyang setup, minsan meron pang additional na one-day rally. So tingatin kung matuloy siya yung speculations natin. Kasi yan yung pinaka-major na ano, ayan, no? Major support pala yan, 1.45 or sabi mo na 1.5 kasi whole number siya. So hopefully matuloy pa siya dito sa area natin. Dito siguro, most likely 1.5 nga kasi yan yung maraming nagbilihan last time sa kanya. Tingnan natin, baka magandang catalyst yung ano, yung sinasabi natin na 100% ownership ng meron ba? Ah, ito pala. May article pala tayo. Ayan, so naalala ko na. Galing kay Philstar natin, nakalagay dito, SPNEC surges on removal of foreign cap on renewable energy and more market updates. So dito sa bandang baba, ayan, so kaya tanda natin eh. Removing foreign ownership cap on renewable energy project. So kasama dyan si ano? Kasama dyan si ASN natin. Tingnan natin si ano? Wala dito si ASN eh. Ayan, so kaya din siya nag-upsurge. Which is the same time frame kung kailan umakyat si ano? SPNEC natin. Okay, so good. At least may good news, di ba? So antabayan na lang natin siya. Next, si Dito. Kadito natin. So, paborito siyang gawin ng article ni ano, bilyonaryo natin. So, utang pa more, sabi niya. Nag-post siya, no? So, nagpo-post siya. So, tingnan natin. Kung parang yung galaw ni na, ano, ting, ni na Converge, nag-post si ASN, nag-post siya, and then si Dito is nag-post din siya. So, tingnan natin next week kung itutuloy niya yung galaw. And then, kailangan niya ng good news, syempre, para maka-breakout sa MA100 kasi yan yung approaching na major resistance niya. Kasi sabi natin, ang tagal niya dyan sa ilalim ng MA100 naman na yan. So, tingnan na lang natin yan. Flow natin to para meron tayong guide. And then, ito yung susundan natin na trading channel naman sa kanya. Yung mga support sa next na resistance. So, okay pa rin naman yung ano, MACD formation niya. Tsaka, RSI formation po nitong si dito natin. Ano ba yung isang news dito? Ah, LTG. Eh, nakakalimutan ko eh. Naka-setup na kasi yan eh, bago tayo mag-block. Ayan, next natin si LTG. So, congrats mga ka-LTG natin. So, meron siya kasing, ano, ito pala, ito na yan. Meron siyang declaration ng special cash dividend sa mga common shareholders na kagaya natin. So, by, kailan ba ex-date? November 18 siya na-declare. Tapos, ang asa ba HX date? Ayan, dito sa baba. Ang record date is December 3. So, 3 days before niyan, mga December 3. So, kung walang tinamaan ng weekends, yan po yung pinaka-X date natin kay LTG. So, namimigay ng dividendo si ano, LTG natin. So, maganda yung pinapakita niya kasi malapit ng magkaroon siya ng alignment of the stars, di ba? Sabi nga nila ng Z-Freaks natin. Yung MA is
slower MAs, mag-aabab ng MA 100 natin. So anyway, nag-field agap na nga siya, no? So nasundan na yung ano, pinag-usapan natin. So nag-materialize yung field agap niya. Tingnan natin by next week kung meron pa siyang isang rally or baka most likely mag-pause siya until marating niya yung ating dividends. So maliit lang naman, 0.5. Okay, mga 5% din ba yan? Kasi ngayon, ang gain niya is 1.1%. Nag-up lang siya ng 0.1. So, ibig sabihin, nag-close tayo ng tama, 0.1. So, kung 0.5, mga 5% din yung, ano, yung dividends. Based dito sa closing date na, diba? Okay yan na. Pwede siyang umabot dito sa, kasi 0.5 pesos, di ba? So, pwede siyang umabot dito sa 9.5 bago tayo magkaroon ng drop para sa kanyang dividendo. So, eto, ilan ba dividends? Ayan o, 0.3. So, nag-drop din siya. So, expect, meron din tayong drop pag malapit na. Which is, December 1. Tama, December 1 pala yung ano, pinaka-ex date natin. Nandiyan na pala nakalagay kay ano, Invesa. So, okay. Okay din naman yung picture niya kasi nakalampas na yung, ano, strong yung pagkalampas ng price action sa MA100. And then, lastly, itong si Ali natin. Kasi ito yung malakas yung ano net foreign buy. So tinulak siya ng closing kasi hanggang dito lang naman siya nung ano, 'di ba? Mga 29.2 lang siya bago mag-close. So binuhusan na po siya 338 million. So kalahati nung ano pumasok ng mga foreigners nandito kay Ali natin. Ayan. So congrats po doon sa mga meron. Overbought na siya. So time to profit take na. Take profits dito kay Ali, pero kung gusto pa siyang hawakan, malay mo nga naman, meron pa siyang few days bago siya mag-settle down. So, support natin yung na-break niya dito sa 29, and then 30 yung ano, 30 yung immediate na resistance natin sa kanya. Ilagay ko na lang dito sa 30 para madali siyang makita, 30. Tapos yung support niya, kung naghahanap ka, eto na lang, yung higher low niya. So, dito. So, mga 28 yung pinaka-main support natin sa kanya. Okay? So, tingnan natin kasi meron siyang, ngayon lang pumasok yan. No? So, tinulak talaga siya. So, baka meron pa silang balak na paakyatin yung price ni Ali. Ito yung major resistance niya. 32 pesos. Pero dito muna tayo. 30 pesos muna basagin natin bago natin pag-usapan yung ibang prices para dito kay Ali naman. Okay? So, yun lang yung ating review for today's trading. So, very good yung market natin. So, finally, nakaramdam tayo ng ano, relief sa mga hawak natin na stocks. Kasi, hindi gumagalaw last time eh. Pero ngayon, medyo ramdam natin. Marami sa mga big caps. Actually, ako nagpondo talaga ako sa big caps. Pag ganito mahina yung market, nag-stay tayo sa mga big caps na stocks natin. And then, after ng rally naman nila, doon naman tayo maglaro doon sa mga penny stocks naman or small caps after ng rally ng blue chips natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today's trading. So happy weekends, and then please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Kung gusto mo ng guide, isali ka dito sa ating membership. Crypto ko to para sa mga crypto games Facebook account. So watch out na lang po sa mga vlog natin over the weekends, Facebook page. Bodega Peak, meron tayong article kanina kay SP and EC. Money earners, yung mga side hustles natin. So, lalagyan natin yan. Twitter, so yung mga posts natin. Tapos yung ating Patreon channel, isali ka lang dito guys. So, open naman siya. Kung nahirapan ka, and then gusto mo ng ka-trade, yung ka-body trade dito. So, nagtuturo tayo mga kasama natin na traders at investors sa PSE market. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po sa inyo lahat.